sa ano mo sabi mo. Mahirap, madali ang mag-iisang kumunista. Actually, bilang kumunista, unang-una, nakikita mo na ang pinaglalaban mo ay talaga karapat-dapat. But sa pinaglalaban namin noon bilang unionista, yung apat na issue ang palagi nangunguna. Number one, yung karapatan ng mga manggagawa. Number two is yung issue sa sahod. Pangatlo yung sa benepisyo. At pang-apat yung siguridad sa pagtrabaho. So lahat na mga kumikilos bilang unionista at lahat ng mga manggagawang maka-union, lahat naman yun ay yun ang tinutukoy na ipinaglalaban para sa pagkarapatan ng mga manggagawa. Ngunit sa stages ng pag-uunyon ay maraming karanasan ng mga mangyayari. So magkaiba-iba ang karanasan na merong mga kumpanya na pag na-organize mo ay madali lang, but maraming kumpanya pag pinapasok mo para ka mag-organize at para may kayat yung kapwa manggagawa, ay talagang hirap ang dadanasin mo, lalo na ang mga kapitalista may-ari ng kumpanya ayaw na ayaw ng karoon. So gano'ng kahirap maging isang nakapasok sa unyo? Gano'ng siya kahirap? Noon hindi gaano dahil ang pressure way back mga 1980s hindi gaano kahirap dahil ang pressure ng mga kapitalista at mga may-ari ng kumpanya noon laban sa nag-uon noon hindi gaano kahirap. Pero ngayon na mga way back 1990s nag-umpisa ang higpit dahil dumadami ang nag-uunyon ng mga kumpanya at dumami-dami na rin ang bumabagsak. Dumami rin ang bumabagsak ng mga kumpanya, nagsasarang mga kumpanya. So, ang ilusang pag-uunyon nang naranasan ko way back 1980 hanggang 1990, malaki ang pagbabago mula sa medyo noon na nakakausap ng madalian na solusyon ng mga kapitalista kung magkaroon ng dialogue. Pero ngayon, by all means, lahat talaga gagawin. Gagamitin nila yung power, yung pera, at pamulitika para lang ang kilosang pag-uunyon sa loob ng pabrika ay mapapahinto. So ganun ang ginagawa ngayon na management ng kapitalista. Pero may sinasabi ka kanina, dati diba ang isang union, gusto mo ipatala yung ano eh, diba? Ipatala yung kumpanya kasi ayaw magbayad ng CBA, etc. May sinasabi ka kanina na parang hindi tama yung ganung klase. Diba, sasarang isang kumpanya, tapos mawala kayo lahat ng trabaho kasi ayaw magbayad ng CBA, yung ano. Mulat sa pool nung malaman ko at naging bahagi ako sa pag-uunyon. Yung apat na sinasabi kong issue, yun ang palaging basihan ng pag-iikayat ng kapwa manggagawa para makasama doon sa isang organisasyon ng mga manggagawa ang union, malukal man o manasyonal. Itong apat na issue na sinasabi ko, balikan natin. Karapatan ng manggagawa, ang pagtaas ng sahod, pagdagdag na benepisyo, at ang siguridad sa trabaho. Itong apat na ito, ito yung traditional na pag-uunyon na kung saan nakapaghikayat naman ng ilang milyong manggagawang Pilipino para sumama. At in fact, nagkaroon tayong maraming federasyon na itatag na magkaiba-iba naman yung linya na dinadala. Mayroong makakaliwa, mayroong makakanan, mayroong naman
mga ginagawa na lang negosyo itong pag-uunyon. So, on my part, ang nasasabi natin na itong issue na ito, nakikita ko sa karanasan ko dito sa pag-uunyon na mas dumadami ang nagsasara at nakumpanya at nawawalan ng trabaho ng mga kapatid nating manggagawa dahil dito sa ideya nating ipaglaban lang ang karapatan ng manggagawa. Dagdag na sahod, dagdag na benepisyo at seguridad sa trabaho. Kung ating titingnan, itong negosyo ay pagkakaisa ito sa dalawang sektor at dalawang ori ng klase ng tao sa ating lipunan. Yung oring manggagawa at saka oring kapitalista. Now, kung ating titingnan, walang negosyong mangyayari sa buong mundo kung wala ang isa sa sektor na ito. Kung ang kapital, maraming puhunan para magtatag ng isang kumpanya, hindi naman ito mapakilos kung walang mga taong na maghahawak ng produksyon. So, ang pwersa ng produksyon, yun ang mga manggagawa. So, kailangan ng puhunan ng kapitalista ang mga manggagawa para magpapatakbo ng produksyon ng isang industriya. Ito namang ating klase, itong ating ori ng mga manggagawa. Kung wala namang pabrika, wala rin manggagawa. So, kailangan din natin ang pabrika para tayo magkaroon ng trabaho. Now, ito, sa panahon na ang isang kapital naghahanap ng manggagawa, kung ating titingnan, ito yung pagkakaisa ng dalawang sektor. At dito, sa pagkakaisa ng dalawang sektor, nabubuhay ang negosyo, ang business. So, ibig sabihin, tulad ng pamilya, andyan ang husband and wife na sinasabi natin para magkakaroon ng isang pamilya, ito rin ang kapitalista at manggagawa para husband and wife. Now, itong pamilya naman na sinasabi ko, kaya pinabalikan natin ang pamilya, kaya naman ang manggagawa naghahanap ng trabaho para kumita para sa kanyang pamilya. Samantalang, ito namang kapitalista nag-put up ng negosyo, nag-put up ng isang pabrika para naman sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, ang totoo nito, ang bawat sektor na ito at bawat klase